Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Doon po sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, welcome po kayo at subscribe na po sa ating channel. At ngayon, bigyan po natin ng linaw itong komento na nanggaling po kay Buboy. Patungkol po dito sa Romans 3:10. Basahin natin at bigyan po natin ito ng linaw. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, mamaya maiintindihan po natin kung sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Tandaan po ninyo, ang tinutukoy niya ay yung kapwa Hudyo niya, kapwa Israelita niya. Sapagkat si Apostol Pablo ay itinalaga ng Diyos para mangaral sa mga hindi Hudyo, sa mga Israelita at mga Hudyo. Ano? Yan ang dapat yung malaman. Ito naman po yung mababasa natin sa aklat po ng Gawa. Ano? Kung mababasa natin, Gawa chapter 9 verse 15 para maintindihan po natin, basahin natin. Ano po? Ito po ang nakasulat. Natapos sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Meaning, pinapaunawa po ni Apostol Pablo sa kanyang kalahing Hudyo. Itong chapter 3, verse 10 ng Roma. Ngayon, kung ang pag-aintindi po ninyo, lahat ng tao ay nagkasala, ay hindi po dapat ganun. Meron akong ipapakita ko sa inyo na bagay na hindi po lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. May gumagawa din po ng mabuti. Tingnan po ninyo na ho. Dito po sa paglalang ng Panginoon kanay Ebat Adan, di ba't si Abel? Tingnan ninyo, nag-alay siya ng bagay na nalugod ang Diyos. Basahin natin, Genesis 4:4. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay na kanyang kawan at ang mga taba na mga yaon at nilikap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Tingnan po nyo, ang Diyos natutuwa sa mga ginagawa. Mabuti ba yung ginawa ni Abel? O, di ba? Isang mabuting tao si Abel. Bagamat pinatay ni Cain sapagkat nagkaroon ng panaghili si Cain. Bagamat naghahandog din si Cain, di ba? Kaya nga makikita natin, may mga taong mabuti na kung saan sa paningin ng Diyos at yung mga tao naman kahit naghahandog, hindi ka nalulugdan ng Diyos. Nakita po din yun. Kaya nga makikita natin, yung taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, yun ang pinagpapala. O ngayon, naintindihan niyo po ba? Itong ating sinasabi dito sa Roma 3:10, yung sinasabi niyo na walang matuwid, eh bakit si Abel matuwid po yun? O ngayon, dagdagan pa natin. Basahin pa rin natin dito sa Genesis chapter 5 verse 22. Matapos isilang si Methuselah, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahon iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. O tingnan po ninyo, yan ba ang sinasabi ninyo na ang lahat ay nagkasala sa Diyos? Walang matuwid? Eh bakit po itong ating binasa? Si Enoch, yan. Malapit ang relasyon niya sa Diyos. Nakita po ninyo? O, basahin natin, ha? Para malaman ninyo, si Enoch po ay malapit ang relasyon sa Diyos. O, di ba? Nakita pa natin dito, ano nangyari po sa kanya? Siya po ay nawala dahil kinuha siya ng Diyos. O, tingnan po ninyo. Kung hindi ba yung karapat-dapat sa Diyos, hindi ba yung matuwid? Di ba't yan naligtas o kinuha na nga ng Diyos? Kaya huwag kayong babanggit ng mga talata na hindi nyo naiintindihan, mga kapatid. Ano? Para maintindihan pa natin, dagdagan pa natin. Dito sa Aklat at Genesis, marami tayong makikita ang mga mabubuting tao. Kaya huwag nating lalahatin na ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. O, di ba? Ito ang sinasabi pa ninyo dito sa 3:23. Basahin din natin yung sinasabi ninyo. Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. O tingnan po ninyo, yung tanatang iyan ang tinutukoy para sa kanyang kalahing Hudyo. Pero wag naman natin isasama lahat. Ano ho?
Ang sinasabi lamang dito, sapagkat ang lahat na'y nagkasala nga, hindi man diyan lahat ng tao. Kaya yung sina Abel, si Enoch, ito pa isa, idadagdag natin para maintindihan mo. Maging nga si Noe, ang sabi dito, Genesis 6:8, pero may isang tao na nakapagbibigay lugod sa Panginoon, siya ay si Noe. O tingnan po ninyo. Kaya mali ang inyong diwa dito sa Roma 3:10, Roma 3:23, na ang sinasabi ninyo, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tinutukoy diyan, yung kanyang kalahing Hudyo. Nakita po ninyo? Yung kalahing niyang Israelita. Kaya nga, bago dumating si Apostol Pablo, di ba may mga tao nang gumagawa ng mabuti? Sumusunod sa Diyos. O di ba? Nakita natin si Enoch. Mabuti ang kanyang relasyon sa Diyos. Di ba? Gumagawa yan ng mabuti. Maging si Noe, ang sabi ng Panginoon, o, di ba? Pero may isang taong nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. O, di ba? Kaya ang anong ginuno ang mundo, di ba't ang mag-anak lang ni Noe ang naligtas? Kung si Noe din ay katulad ng mga taong masasama, ay di wala nang naligtas, maaaring wala na rin tayo ngayon. Kasi lahat gugunawin na yon dahil sa kasamaan. Pero sa mag-anak ni Noe, dahil nakita ng Diyos na nakapagbibigay lugod sa kanyang ginagawang mga bagay o kabutihan, yung taong si Noe nakapagbigay lugod sa Diyos. Kaya binigyan siya ng pagkakataong maligtas. Kaya pinagawan siya ng daong para sundin naman ni Noe para sila'y maligtas ang buong mag-anak niya. Nakita po nyo? Mabuting tao po yan. Kaya huwag niyong sasabihin dito, no? Huwag niyong lalahatin. Baka ang unawan niyo, lahat. Wala naman nakalagay dyan lahat ng tao eh, di ba? Unuhay lang ninyo kasi yan, talatang yan, dyan sa chapter 3, para sa mga Hudyo po yan. Kung babalikan mo yung verse 1, doon mo makikita. Ano nga ang kaibahan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Kaya nga yung chapter 3 ng Roma, yung binibigay yung mga talata, hindi nyo pala binabasa ng buo. Kaya nalilito kayo. Para sa mga Hudyo po pala itong mensaheng ito na isinulat ni Apostol Pablo. Kaya yung sinasabi nyo dito, no? Nalilito lang kayo sa ibinibigay nyong talata. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang iniisip nyo, nilahat na lang tao. Eh hindi ho ganun ang dapat unuway natin. May panahon, ang Diyos po ay nagbibigay ng grasya, o ibig sabihin ng pagpapala, pag sinabing grasya, yung biyaya ng Diyos ay pinagkakaloob sa mga taong sumusunod. Kaya pag nagkakamali kayo sa pangunawa, katulad nitong talatang ito, iisipin nyo lahat ng taon. O, di ba? O ngayon, idagdag ko pa sa inyo. Ay, nagbasa ka sa lumang tipan. Ay, di ba, basa din tayo sa bagong tipan? Ano ho? O ito muna, bago tayo sumapit ng bagong tipan. Maging si Hob, di ba? Wala po yan sa aklat ng Genesis, ha? Yan pong si Hob ay isang bagay na dapat na din nakita natin. Mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. Gumaganap ng kalooban ng Diyos, tingnan ninyo, ang sabi ng sulat. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Hob. Matuwid siya. Walang kapintasan ang pamumuhay. May takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. O tingnan po ninyo. Kung i-consider ninyo itong inyong talata na ibinibigay. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Eh meron nga po eh. Yan o si Hob. Kaya nga yung tinutukoy dito po sa talatang ito no, na inyong ibinibigay, para yan sa mga Hudyo, kaya basahin nyo ng buo. Kaya nga binigay ko yung verse 1, di ba? Yan o. Ano nga ang kaibahan ng Hudyo? Kasi ang mga Hudyo po ay nagpapatay nga kay Hesus Kristo. Kaya nga nangangaral si Apostol Pablo para iparating yung mabuting balita. Di ba? Ang sabi dito, ulitin natin nyo yung aklat ng gawa na 9:15 para makilala natin ang pagtuturo ni Apostol Pablo ay isang bagay na maintindihan natin. Ang sabi dito, dadapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan
sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Yan, no? Kaya yung mga Hudyong ito, pinapangaralan ni Apostol Pablo. Di ba? Yan. Yung Roma 3:10, ang dami nagkakamali dyan sa pangangaral at pagtuturo ni lahat ng tao. Eh, ang dami nating binanggit na matutuwid, lumalakad sa kalooban ng Diyos, katulad ni Job. O, di ba? Yan. Matuwid siya, walang kapintasan, ang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan niya, si Job. O, di ba? Marami na tayong nabanggit. Nagmula kay Abel, kay Enoch, kay Noe, at kay Job. O ngayon, para magbigyan pa kita no, na kung saan ay maliwanagan tayo, na kung saan ay huwag tayong mga ngaral na hindi natin naunawaan. Nakiliglaan kayo, tapos hindi rin pala nyo binabasa ang buong chapter, nakiisa kayo doon sa mga nagtuturo by verse by verse, kumukuha ng pauti-uting talata, tapos ilalaborate na, ay hindi binasa ng buo, kaya magkakaroon kayo ng maling diwa. Ano po? O, ito pa, para makita pa natin. Kaya nga, nangangaral si Apostol Pablo, ang sinasabi dito sa Efeso 5:27, para maturuan po tayo. Ang sabi dito, ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na walwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Kaya nga pag ikay naaralan ang aral at turo ni Kristo, hindi ka nagagawa ng kasamaan, magiging mabuti ka. Nakita po ninyo. Kaya nga ang sabi ng iba ay hindi raw maaalis yung ating pagiging makasalanan. Kaya nga aalisin natin para maging walang kapintasan tayo, iiwas tayo sa anumang kasalanan. Iyan ang dapat yung maintindihan. Ito pa, hindi ba rin yan yung naiintindihan? Ang sabi ni Pedro, masahin natin. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Yan. Kapag matuturoan ka ng aral at turo ni Kristo, maiintindihan mo na lalayo ka sa kasamaan. Mamumuhay ka ng mapayapa, malinis. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng kasalanan. Walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Nakita mo? Basahin natin sa ibang salin. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. O malinaw naman po. Maging si Apostol Pedro po, itinuturo yan. O balikan natin si Apostol Pablo sa kanya pa rin mga sulat. Sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 10, saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikito namin sa inyong mga mananampalataya ay tapat, matuwid at walang kapintasan. Kaya nga po, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ang aral at turo ni Kristo ang tatanggapin natin. Sapagkat ang inyong pagkaunawa ay ganito. Di ba? Pabasahin ko ha. Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Ibig sabihin kahit sino sa atin walang mabuti. Nakita po ninyo. Huwag mo nung lalahatin, may mga mabuti po din tao. Hindi natin alam ang mga tao sa panahon na namumuhay sila, kahit hindi sila nakakilala sa Diyos, pero gumagawa ng kalooban ng Diyos. Di ba? At yun doon ang Diyos ang nalulugod. Kasi ang Diyos naman po nakakita eh. Di ba? Huwag nating nahahatulan ng lahat ng tao, katulad po ni Noe, ni Job. Di ba? Eh kung isasama mo sila na sila'y makasalanan din, ay humahatol ka. Kaya para makita natin, basahin mo ang buong kasulatan para hindi ka magkaroon ng maling diwa. O ito pa ang sabi mo. Ang ibig sabihin, kailangan natin ng Savior. O tama yun. Kailangan natin ng kaligtasan. Sino magliligtas sa atin? Walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi yung good works natin. O di ba? Hindi yung good works. Tingnan po ninyo, no? Dinagdagan pa ninyo ng hindi raw yung mabubuting gawa ang makakapunta sa langit, ay di yan, ha? Dito kayo nagkamali ng diwa. Kaya nga tayo tuturuan ang Diyos na maging mabuti sa harapan niya dahil ang Diyos ay mabuti. Sino nagturo sa inyo na hindi kailangan ng mabuti para makapunta ng langit? Nakita ninyo, no?
hindi na kailangan na gumawa ng mabuti? Makakapunta na ba ng langit yun kahit hindi ka gumawa ng mabuti? Yung kabutihan nga ang magliligtas sa atin kung tayo'y patuloy na gagawa ng mabuti. Di ba't gumawa ng mabuti si Nahob? Gumawa ng mabuti si Abel? Gumawa ng mabuti si Noe? Di ba? Yung mga taong nabanggit na yan, naligtas yan sa paggawa ng mabuti. Maging si Abraham, gumawa yan ng mabuti. Kaya ay naligtas. Di ba? O basahin natin si Abraham. Ngayon, basahin po natin dito sa mga sulat ni Santiago, chapter 2, verse 21. Hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa? O di ba't malinaw? Basa pa tayo na ibang salin. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? O di ba? Kaya kailangan natin malaman yung paggawa ng mabuti, maliligtas tayo. Huwag niyong isipin na ang hindi nagagawa ng mabuti ay hindi maliligtas. Kaya yung aral at turo ni Kristo, matuturuan ka ng tamang pag-uugali, iyon ang magliligtas sa iyo. Ang kalangan ninyo, ganito yan. Kaya nga inihendog si Kristo sa krus para sa pagbabayad ng ating kasalanan. Kasi sa lumang tipan, ganito yan para maintindihan ninyo. Yung mga Israelita naghahandog ng mga tupa, toro, para ihandog sa kanilang kasalanan, tama? Eh ngayon, libo-libo tayo mga hintil. Kung individual tayong maghahandog taon-taon ng ating mga kasalanan, may mauubos ang mga hayop. Hindi po gano'n na ang magiging proseso. Kung si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan, tapos na po yun. Isang beses lang yung paghandog ni Kristo, hindi na po taon-taon tayo para gaya hindi natin ang mga Israelita na maghandog ng katulad na ginagawa nila na maghahandog ng tupa, toro para sa kanilang mga kasalanan. Kung gagayahin din natin sila, kaya nga si Kristo na yung naging katotohanan na handog sa ating kasalanan. Isang beses lang yun. Ibig sabihin, bayad ka na. Ngayon, yung aral at turo sa lumang tipan para hindi na rin sila magpatuloy sa kanilang kasalanan, huwag silang gagawa. Ganon din sa bagong tipan. Para maintindihan natin, huwag tayo magpatuloy sa ating gagawing kasalanan para paano pa iahandog si Kristo dahil nabayaran na nga. Eh kung magpapatuloy ka pa sa kasalanan, wala nang handog na ibibigay sa iyo si Kristo. Kasi kung taon-taon mag-iahandog ang katawan ni Kristo, paano yun? Ay di bababa uli siya? Lagi siyang bababa para iahandog ang kanyang sarili. Hindi po ganun. Minsala lang yung kanyang paghahandog. Basahin natin para maintindihan ninyo, no? Basahin po natin dito kay Apostol Pedro, 1 Pedro 3:10. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala sa Diyos. Siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Malinaw, siya yung naghandog ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. At ngayon, unawain pa rin natin sa mga sulat niya Pablo sa Hebreo 10:10, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So, minsan lang po yun. Unawain nga natin sa isang salin. Sabi dito, at dahil sinunod ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos, nininis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. So, pag sinabing minsan, once and a lifetime na po yun. Nalinis ka na, binayaran na yung kasalanan. Nakita mo? Kaya nga, para hindi ito maging paulit-ulit, sabi dito sa kasulatan, tuloy natin. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganun ding mga handog na hindi naman nakakapag-alis ng kasalanan, katulad po ng paghahandog ng tupa. Temporary lang pala yun. Hindi pala yun na nakakaalis ng kasalanan. Ngayon, si Kristo, unawain natin sa verse 12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos ito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Tingnan po niyo, hindi na po mauulit yung paghahandog.
Kaya ikaw, bayad na ang iyong kasalanan. Ngayon, huwag ka na magpapatuloy sa iyong kasalanan. Kaya yung sinasabi ninyo dito sa Roma 6.23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Anong ibig sabihin dito? Kapag magpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, ang kabayaran niya ay kamatayan. Anong kamatayan? Parusa ng Diyos. Pag sinabing kaloob ng Diyos, susunod ka sa pamarahan at utos ni Kristo. Kasi ang sinasabi niyo ito, ang layo, tanggapin si Kristo. Ngayon, hindi ito napagkakaanawa ng iba na kung saan tatanggapin daw si Kristo, ang tatanggapin natin yung aral at turo, yun ang matatanim sa ating puso't isipan. Nang sa ganun, yun ang maipamuhay mo. Diba sinasabi ito ni Apostol Pablo? Masahin natin sa Hebreo 8:10 para maintindihan natin. Ano po? Ang sabi dito, sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel. Pagdating ng araw na yaon, itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ay magiging bayan ko. Diba? Kung sa mga Israelita ito ang pinapagawa, how much more tayo? Yun din po ang ating gagawin. Na kung saan ay matutunan natin yung mga aral at turo na matanim sa ating puso't isipan. Basahin din natin itong Hebreo 10:16 para maintindihan pa natin. Ano? Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kaya kailangan matanim sa ating pag-iisip, sa ating puso, yung kautusan ni Kristo. Bagamat si Kristo, kung tatanggapin natin, wala naman si Kristo, nasa langit. Ang tatanggapin nating mga aral turo, nakasulat, babasahin natin, matanim na sa ating puso't isipan. Mawala man yung Bibliyang iyan, mabura at masunog man, at least yung iyong napakinggang aral turo na natanim sa iyong puso't isipan, iyon ang magliligtas sa iyo pagdating ng panahon. So salamat na intindihan po ninyo, no? Uulitin ko, harikap na po tayo. Dito sa pangunawa po ninyo, no, ay hindi po ganun na lahat ay nagkasala. Huwag mong idadamay si Abel, si Enoch, si Noe, at si Job. Yung mga nabanggit ko, no? Iyan na mga taong matutuwid. At yung iba pa na hindi nabanggit natin, ano ho? Hindi po lahat nagkasala. Ano ho? Mali po yung diwa. Sila po ay sumusunod sa paraan ng utos ng Diyos, maging hindi pa dumadating si Kristo, may mga iniligtas na po ang Diyos sa panahon ng pagsunod nila sa Panginoong Diyos. Nakita po ninyo? Kaya naging malino po itong Roma 3.10, ito po ay para lang sa mga Hudyo Israelita, yung sinasabi ni Apostol Pablo. Malino po ba? So, ngayon, kung nakaunawa po kayo sa ating channel, subscribe now. Pero kung may tututol pa ho dito, ay wala na ho akong magagawa. Binasa ko sa kasulatan para magkaroon lang tayo ng pangunawa. Hindi ko po kayo kinukontra sa inyong paniniwala sapagkat kayo'y nataniman ng aral na hindi aral ni Kristo. Kaya hindi po tayo dapat magtalo-talo. Kung magbabash po kayo dito sa ating channel, tatanggapin ko po dahil yun ang gusto ninyong mangyari. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway, sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos at kapayapaan.